Kung galit kayo sa akin personal eh, wala akong magawa. I can face you anytime, anywhere. Magsabi lang kayo para makahanda rin ako. Huwag lang niyo ako ambusin. Kung ambusin naman niyo ako, bulletproof naman yung sasakyan ko. So Chairman, kay General Domingo, okay, sa limbawa, i-wrap up na natin ito. Sino ang nakikita mong dapat kasuhan natin dito? Based on your sa information na alam mo, okay, bilang head ng PDIG at that time, so alam mo lahat ang nangyari. Kung ikaw ang tatanungin namin, sino ang dapat kasuhan? Before you answer, I would like to acknowledge the presence of Senator Tolentino. Thank you, Your Honor. You answer. Okay, you may answer, General Domingo. Your Honor, yung involved po sa pilgrimage, yung pagnanakaw ng 42 kilos na shabu, ay dapat lahat po makakasuhan, Your Honor. In addition to my... Sino-sino yan? Sige, isa-isa mo. Yung pinapakita po ng Napulcom na CCTV footages, nandun po si Sergeant Ribosora, Katarata, at saka yung iba pang members ng team niya. Sino pa? Unfortunately, Your Honor, di ko memorize yung mga pangalan. Basta yung IEPLD team. High-ranking officials. I think yung boss nila na si Gonzales, Your Honor. Gonzales, who else? I'm not sure with the if Ibanez. Ibanez. Yes, Your Honor. Are you sure? Not so sure, sir. It will depend on the investigation of the agency tasked to investigate. Okay. Thank you, sir. Thank you, Mr. Thank you, Senator Bong Revilla. So, balik tayo. Napulcom at PNP. Ayusin niyo yung kuwan, ha? Yung, kasi nakita ko rin, ha, Napulcom, yung ating video. CCTV natin, meron kayong, I don't know kung, how accurate was that. Meron kayong inaaro doon, nilagay niyo yung pangalan, kung sino yun. Siguruhin lang natin na you tap the expert opinion or say expert expertise ng mga pwede talaga hindi tayo magkamali pagturo doon dahil merong nalagay doon na pangalan na ito belonging sa team na ito na hindi naman sila kasama doon sa pagnakaw ng Shabo kasi itong grupo na ito late na ito dumating itong 4A late na ito dumating. Tinawagan lang ito ni Susungko around 3 o'clock, before the 3 o'clock, para pumunta doon sa WPD. Kasi naiwan ito, nakamotor ito sila doon sa may, tawag ito, Recto. Tapos may pangalan doon na nasama. Pero kung talagang sila yon wala problema. Pero i-identify natin properly. Dahil kawawa rin kung wala doon. Tapos may sama doon sa, kung ano, gamitin natin yung expert kung sino pwede mag-turo doon. Okay. Mr. Chair? Yes, go ahead. I reiterate my motion that Ribosura and Katarata be transferred physically here in the Senate because I am not, I together with Senator Revilla, are not convinced with the answers given by Ribosura. So I move that again to transfer physically Ribosura and Katarata here in the Senate jail. So there's a motion to transfer the physical custody of Katarata and Ribosura back to the premises of the Senate, particularly Sergeant Your Honor, Office of the Sergeant at Arms. Your Honor, pwede po magsalita. Your Honor, yung... Magsalita ka. Opo. So with the permission of the movement, for the last time, sige, pakinggan ka namin. Your Honor, nangyayari naman po talaga yun sa trabaho. Kahit po magtanong po tayo kung kanino man po, kung sa PIDEA o kung sa ibang agency. Nangyayari po talaga yung sinabi po namin. Ngayon, yun naman po talaga yung nangyayari. Ano? Yun naman po talaga yung nangyayari. Na yun sa information tungkol po dun sa binigay namin sa SOU4. Dun lang po talaga galing yun sa binabantayan po kasi namin.
Yung Montero po kasi nagray, yun po talaga yung ano, yung nangyari noon. Na bumangga din po doon sa binabantayan namin. Kaya binigay po namin. Wala kay informant? Katarata? Bali, yung ginagawa po kasi namin, binabalikan lang po namin yung ano. Regarding po kasi sa informant po, ako po, personally, wala po talaga akong personal na alam sa informant kasi hindi ko naman po talaga nakakaharap yung mga yan. Hindi po ako naging handler kahit kailan po. Pag may trabaho po, sumasama lang po talaga ako. Posible yata yan. Anyway, have you acted on my motion, Mr. Chair? Yeah, there's a motion. Any objection? And so, there's hearing none. The motion is hereby approved. And I suggest that the OSAA guard them strictly and to allow only the visitors under the BJMP rules are allowed to visit the detainees, like the immediate family members, the lawyers, priests, and whoever are authorized under the BJMP rules. So, OSAA? No cell phone, please. OSAA, you take physical custody of Ribosura and Katarata. Yeah, you want to, you have the floor, Senator Tolentino. Please, Chair, I think... Yeah. Mamaya na nyo kukunin yan pag adjourn natin. Yes, thank you, Chair. Yeah. You're in the tail end of your investigation for the information of the resource persons here present. This investigation should have been handled by the Blue Ribbon. But I acceded to the request of General Senator De La Rosa that it should be transferred to his committee. And I congratulate you for digging deeply. And I just realized that I might not have that emotional resources to dispense in conducting this hearing, which your honor has plenty. So I will just join in the crafting of the committee report, especially as to the legal aspects and intricacies involved. Lamang po, Mr. Chair, so I congratulate you for doing a job well. Thank you, Your Honor, Senator Tolentino. Thank you very much. So, sino pang gusto magsalita? NBI? You want to say something? Pang andyan kasama natin? Di pa, DOJ? You want to say something, sir? On the part of the DOJ, Your Honor, you have no statement to make as of the moment. Thank you. The Pulcom, sir. Thank you, Your Honor. Senator Tolentino, good afternoon po. Your Honor, as we move on to the Mayo case, can we also earnestly request to address some systemic issues in the PNP? There is a resolution of a House Senate bill submitted by the Honorable Chair, Senate Bill 1905. Can we also request that it can also be taken up? This is the restructuring of PNP. And in that restructuring, we could very well see the systems and mechanism, how these things have been permeated in all of these years. And this could be addressed in the long term. It will also address the budget allocation. The MOE will be provided much boost in order to be able to come up with some emerging trend in crime situation. For example, in the cyberspace, we are encountering so much stress on how these things are impacting on the peace and order. Can we also, on behalf of the NAPOLCOM, on behalf of Secretary Avalos, can we earnestly move that this also be taken up po? Yes, masahan mo yan, Vice Chairman, from our end, we will do that. Thank you. Thank you for reminding us. Constant liaisoning lang tayo, your office and my office, para ma-follow up natin yan. Thank you. General Lasso, sir? General Kuy, sir? Okay na? Chief NP?
Wala na po, sir. Yun lang, sir, yung wish natin that at, after all this hearing, sana po ay fervent pray na lalabas pa rin ang ating kapulisan. These are all but trials and this will be one way of correcting ourselves, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you. And you know, the only one thing that this committee failed to provide answer is the question as to the kung saan talaga nanggaling itong 990 or 1 ton, more than 1 ton of shabu, saan nanggaling. Ang makakasagutan nito is si Mayo. Si Mayo at saka yung mga cohorts niya. Sila na nakakaalam to. Or the other way to get answers, answer for this is through the informant. Kasi yung informant, may alam yon, sigurado ako may alam yon. Pero hanggang ngayon, wala po man, walang lumalabas na informant dahil nga pinagpapasapasahan lang tayo dito. Itong mga taga-IFLD. So, with that, I hope you can dig deeper from your end, PNP and Napulcom. Yes, sir. Rest assured, sir, the appropriate charges will be filed and the truth will be shared. Hindi lang yung charges, kundi malaman talaga natin yung source. Ako, one thing na siguro na makuha natin yung sagot nito is kung natuloy nag-appear dito yung si Mike C, baka may sasabihin siya tungkol dyan sa isang tunilada na yan, kung saan galing. Pero yun lang, napigilan siya ng kanya mga handlers. So hanggang information lang tayo nito kung saan galing yan, kulang pa rin talaga. Yes, sir. Magtutulungan po kami ng other agencies, sir. And with regards to Mike C, we will follow that up, sir. Yes. Thank you. And alam ko, napidig lang mismo. Hindi ka na pupunta pa sa ibang ahensya. Pidig lang mismo. Alam na nila kung saan galing yan. Alam na nila yan. So, it is incumbent on your part. Pidig is under your command. Lahat ng pulis sa buong Pilipinas ay hawak mo. Diba? So, I hope you can get to the bottom of this. Kasi, alam ko, maraming alam yan. Imposible, hindi alam ito ng mga tao na ito sa Pinig kung saan galing yan. Eh, sa kanila nga nahuli. Kay Mayo nga nahuli mismo eh. So, alam nila yan. So, sige lang, just continue. So, with that, Senator Tolentino, okay na. Ako, closing statement ko lang is hindi pa huli ang lahat. Ha? Hindi pa huli ang lahat. Kung sino mo yung mga involved diyan sa sindikato, hindi pa huli ang lahat. Para magbagong buhay kayo. Pwede pa kayo magbagong buhay at huwag na kayong magpakaalipin sa pera. Huwag kayong magpakaalipin sa shabu. Yan ang advice ko sa inyo. Kaya pa niyong bumangon. Bumangon kayo. Kung kayo may madidismiss ngayon sa serbisyo at you will be facing criminal charges, then it's not yet the end of the world. Pwede pa kayong magbago. Ang buhay naman hindi lang hanggang sa pamulis. Marami pa ang babata pa ninyo. Mayroon pang different world waiting for you after makapag-decide kayo na magbago. So, kung sino man ang tatamaan dito sa investigation na ito, sino ang kakasuhan, then I wish you all good luck. No hard feelings. Sabihin natin na walang personalan, trabaho lang. No, sa akin, personalan ito. Hindi lang ito trabaho. Dahil yung trabaho na yan, kung hindi mo pipersonalin, walang mangyayari talaga kapag droga ang kalaban mo. Pipersonalin mo talaga ang trabaho nito. Hindi po pwede ang trabaho lang. Kasi kung trabaho lang, you just go through the motions. Walang ka, sabay-sabay ka lang sa agos ng panahon, kumainit,
sakay. Kapag malamig, yun, enjoy. Ganun-ganun lang. Pero kung isa sa puso mo yan, isa sa puso mo yun, pipersonalin mo talaga. Dahil buhay ng mga mahal mo sa buhay ang pwedeng sisirain nitong shabu na ito. Kaya dapat personal advocacy natin ito. Bawat pulis dapat personal advocacy yan niya yung laban sa shabu. So yun lang aking ma-advise sa inyo. It's high time. It's high time to shape up and prove to the whole world that the PNP is not a rotten organization. Ilan lang yung membro ng PNP na bulag sa shabu, na bulag sa pera, at yun, sumama sa sindikato. Pero karamihan dito ay matitino pa rin. Do you agree with me? Ha? So, yun lang. No hard feelings to the accused. Ha? Anyway, kung galit kayo sa akin personal, eh, wala akong magawa. I can face you anytime, anywhere. Magsabi lang kayo para makahanda rin ako. Huwag lang niyo ako ambusin. Kung ambusin naman niyo ako, bulletproof naman yung sasakyan ko. Sige lang. Basta trabaho lang talaga ito. Kailangan trabaho na ito. If nobody will work on this problem, kawawa ang Pilipinas. Maawa kayo sa pamilya ninyo, maawa kayo sa bayan ninyo, maawa kayo sa Pilipinas. Lalamunin tayo ng shabu. Lalamunin at lalamunin tayo dito ng droga. Kaya I am challenging everyone here. Not only the policemen, lahat tayo dito ngayon, dito sa room na ito. Labanan natin itong problema sa shabu. Maraming salamat sa inyong pag-appear dito kahit na marami ang binalas, marami ang sumama ng loob. Pero wala tayong magawa. Trabaho natin ito. Harapin natin ang katotohanan. Maraming salamat sa inyong lahat. Ha? Thank you. Sana wala na tayong ganito kabigat na investigasyon na ikakandak pa in the near future. Habang ako ang chairman ng Public Order and Dangerous Drugs, sana last na ito. Ha? Chief NP, sana wala na. Ha? Tulungan tayo. General Lasso, sir. General Coy, sir. NBI. Tulungan tayo dito. DOJ. Sana wala nang ganito mangyayari pa. With everyone's cooperation. Isipin natin, pamilya natin dito ang at stake kapag lalala ang problema ng Cebu. So, maraming salamat sa inyong lahat. This inquiry in aid of legislation is hereby adjourned.